ng sibuyas. Ayan, may mga yung kanyang tubo. Oh, tubo na siya. Oh. So, gamit pa rin ba natin yan? Ayan. Ayan na. Malambot na ata. Magagamit pa ba? Magagamit yan. Ngayon, meron po akong ipapakita sa inyo para hindi masisira ang inyong tumutubong onions para meron pang pakinabang. Ito siya. Tara! Ayan! Ay, akalain nyo. Pwede din yung gamitin yan as a spring onion, di ba? O, linagay ko lang siya sa maliit. Pato. Yan yung ginagamit ng ano, yan yung basyo ng yogurt. Kasi may mga yogurt na ang ginagamit ng glass. Kinukuha ko ang mga yun. Yan. Yan o. Oh. Oh, may roots. Actually, pangalawang ano na yan ha. Pangalawa na yan. Natubo niya. Hindi siya nasayang. Pwede ko nang gamitin mamaya. Meron na pong luluto yung steamed fish. Meron na tayong pang garnish. Para hindi masayang yung mga onions. Pwede nyo yung gawin niya. Diba? Okay. Ayan na. Walang magic yung tubig ah. Yan yung basyo ng ano, yogurt. Ayan. Hindi ko tinapon kasi nagagandahan ako. Ayun. Ilalagay na natin ang onion. Ayan. Sakto lang na madidilaan niya yung tubig from the bottom. Ganun din yung isa. Ayan siya. Antayin natin ng ilang araw. Tatayo yung kanyang ano, yung umuusbong na yan. Ayan. Okay, update. Ilang araw na yan? Pang tatlong araw. Ayan na. Paki na siya. Tumayo na rin. Ito yung ano, last week. Malalaki na sila. Ayan na. Meron tayong ilang onion. 5, 6. Yan yung mga onion bulbs na merong mga tubo na. Ito yung the other day lang. Alright, maraming salamat sa panunood. Sana nakapag-share na naman tayo na tips para hindi masisira yung mga onions nyo. I mean, hindi siya mawalan ng kabuluhan. Kahit na may tubo, meron pa siyang pakinabang. Hanggang sa muli. Bye for now.